Hi! Welcome to Tatak Criminology. So today, pag-usapan natin yung rating and the board exam under RA11131. So marami nang nag-discuss ng law na to, okay, ng RA11131. But I just want to share to you yung sarili kong insight about it. Okay? So, RA11131 is an act regulating the practice of criminology profession in the Philippines and appropriating funds therefore, repealing for the purpose Republic Act Number 6506, otherwise known as an act creating the Board of Examiners for Criminologists in the Philippines. Well, para kasing lumalabas na ang RA11131 ay horror, no? Para dun sa mga mag-retake daw ng board. Parang sinabi nila na yung this law ay ang purpose ay pahirapan yung mga mag-exam. But actually, hindi naman, okay? So, parang ni-level up lang natin ng konti yung board exam. So, para naman ma-motivate kayo guys na mag-review mabuti, diba? Dahil mahirap ang board. And nakasalalay dyan yung future mo. Okay? So, kasi yan ang unang step eh. Kailangan mong magkaroon ng eligibility bago ka makapasok sa law enforcement. Okay? So, mayroon namang positive side yan. Yun yung first is yung magiging priority ang mga criminologist sa mga recruitment, diba? Recruitment process ng law enforcement agencies like PNP, GMP, BFP, and others. Next is yung wala na tayong qualifying exam. So next, ibang topic din 'yan, okay? So yung sinasabing qualifying exam is yung nasa recruitment process, ha. Hindi yung napulkom exam, hindi yung penology, hindi yung FOE, okay? So, yung qualifying exam doon sa recruitment process mismo. Okay. So, today, mag-focus tayo sa RA11131 or yung Section 17, which is the rating and the licensure examination. Okay. So, nung dating video na compare na natin na nung dito sa RA6506 ay 75% pa rin yung passing rate, okay? Doon naman sa bagong law sa 11131, 75% pa rin naman. Okay, so walang nagbago sa passing rate, same 75%. Okay. What about the passing rate per subject? Okay? So doon sa dating law, which is RA6506, so 50, okay, 50 dapat, wala dapat below 50 ang bawat subject. Doon sa new law, tinaas nila, ginawa nilang ang passing rate ay magiging 60 per subject. And under RA1131, mayroong deferred, so explain natin mamaya. And kung dati sa RA6506, only ang pag-take ng exam sa RA1131 ay nililimitahan na lamang ito hanggang 5 times, okay? So, kung namagpas ka na ng 5 beses na hindi pumapasa, kailangan mo nang kumuha ng refresher course at makakuha ng certification, okay? Doon sa school na pinagkuhaan mo nun para makapag-take ka ulit. Okay. So, Section 17, so ito yung buo. So, napakahaba kung babasahin natin. Alam naman natin na sa coverage, sa scope ng CLE ay merong 6 na area. Yun ay criminal jurisprudence, criminalistics, law enforcement administration, crime detection and investigation, criminal sociology, and correctional administration. Okay? So, alam nyo na din na meron niyang corresponding weight, okay? So, dun sa first 3, the law, criminalistics, layer, 20%. For crime detection and criminal sociology, 15, and the correctional administration ay 10%, okay? So, hindi naman ibig sabihin na mas mataas yung tatlo doon, kailangan
syempre, mag-excel ka doon, galingan mo din doon. Pero, wag mong pababayaan yung mga mas mababa yung percent kasi pwede niyang hilahin yung buong grades mo or yung score mo doon sa mga nauna subject, sa mga matataas na subject. Okay. So, bigyan ko na lang kayo ng overview ng computation of rating. So, dito sa kabila is yung subject or areas of the CLE. So, kompleto yung anim. And dito naman, sa gilid niya ay yung weight or yung corresponding weight of bawat area. Okay, yung percent kanina. So, naka-decimal form na siya ngayon. Then, row score. Yan yung if ever, diba, na makukuha nyo sa board, sa exam. And then, the average. So, paano nakuha yung average? So, the weight, yung weight, i-multiply nyo siya doon sa row score. Okay? And then, yun na yung average. So, i-add nyo lang lahat ng average, yung anim, and then makukuha nyo yung rating. So, doon sa mga nakapag-take na and magre-retake, so, alam nyo na, meron na kayong pagbibisan, no? Kung saan kayo nahila. Pero doon sa mga hindi, so, kung mag-i-imagine kayo kung ano yung magiging target score nyo, ayun, kung lalabas. Actually, meron akong kilala na 75% lahat ng anim na subject niya. So, ang rating niya is 75% din. So, hindi ako naniniwala na yung 100 items ay yun mismo yung, kunyari, yung score mo is 96. Hindi ako naniniwala na yun mismo yung item na nakuha mo eh. Feeling ko sa board exam merong averaging yan. Anong ibig sabihin nun? Yung, for example, kung ang nakuha mo sa board ay 75 to 80. So, feeling ko mayroon yung corresponding na percent or score. Okay? Kasi kung per item talaga, tingin ko maraming babagsak. So, feeling ko may ganung sistema ang board exam. Okay? So, next. So, paano yung sa deferred? Okay? So, eto. So, for case number 1, so, passing rate plus subject with score lower than 60. So, paano kapag, di ba, sa RA 11131, bawal ang grade na lower than 60. So, pakita ko sa inyo. So, ayan ang 6th subject ng criminology. Okay? So, nilagay ko dyan. So, for example, sa Leia, ang Leia ay lower than 60. So, under RA 11131, ang uulitin mo lang uli na subject na i-exam ay yung Leia lamang. Kung saan ka nagkaroon ng lower than 60, okay? Okay, ganito. Paano mako-consider na deferred? So, dalawang bagay yan. First, kailangan pasado yung rating mo. Okay, yung final rating ha, ng lahat ng subject. So, hindi bababa ng 75. 75 up and meron kang score na isang subject lower than 60, deferred. Ano ibig sabihin ng deferred? Hindi ka bagsak and hindi ka din pasado. Okay? So, bibigyan kayo ng chance ng PRC na i-retake ang isang subject na yon kung saan ka nagkaroon ng lower score lower than 60. What about yung case number 2? So, passing rate plus 2 subject with score lower than 60. Okay. Ano yan? Pasado ang rating. So, 75.9. Pero, dalawa ang subject na with score lower than 60. So, yun ay still deferred. Okay? So, ano ulit ang i-exam mo na lang? So, yung LEA or the Law Enforcement Administration at yung criminal sociology. So, based on this, this example, ha? Okay. So, kung anong subject ang lower than 60 mo, yun ang iyong i-retake. Yun lamang. Under RA 11131.
So, ano ba yung mga condition for deferred examinees? So, kailangan i-retake ang subject with score lower than 60. Need to get a score of 80 in the failed subject. Okay, ganito. For example, doon sa una, di ba yung una, ang nabagsak mo lang ay isang subject. Okay, so ang nabagsak mo lang ay Leia. Okay, so yun lang yung kailangan mong i-take. Paano naman yung score niya? So, kailangan makakuha ka ng score na 80. Okay? Siyempre, yun na nga lang yung i-review mo eh. So, kailangan ang rating niya na makuha mo ay 80. Okay? Kung hindi, kung lower than 80 yun, still failed. Okay? So, 2 years completion period. So, for 2 years, pwede kang mag-review. Review mong mabuti. Okay? Well, choice mo naman yun. Kung gusto mo nalang ulitin siguro uli lahat ng subject or iti-take mo na lang yung failed mo na subject, diba? Okay. So, one take only. Okay. So, kung yun lang yung subject mo, kunyari, yun yung Leia, Leia lang yung nabagsak, ang kailangan mo ay makakuha ng 80. Okay. So, within 2 years and isang take lang. Okay, so hindi mo na siya pwedeng ulitin. Doon lang sa subject na yun, ha? So, what about yung tatlo? Okay, tatlo na yung score lower than 60. So, pag tatlo, pag umabot na ng tatlo, failed na yun. Okay? So, hanggang 2 subject lang na lower than 60 ang papayagan na i-retake. Okay. So, yung iba nalilito. What if wala kang lower than 60 na score sa mga subject, pero yung rating mo hindi umabot ng 75%? So, of course, matik, no, na bagsak na. Okay, so bagsak na sa CLE. Okay, limitation and condition to retake the CLE. So, sa unang napag-usapan natin, students failed the board examination 5 times is mandatory to take refresher course in criminology. So, kailangan mo nang mag-take ng refresher course. So, in summary, so, sa case 1, passing rate plus subject with lower than 60, deferred. Case 2, passing rate plus 2 subject with score lower than 60, still deferred. Case number 3, passing rate or 75% plus that long subject with score lower than 60, failed. Okay? And case number 4, so lahat ng subject pasado, but the rating, hindi siya umabot ng 75%, still failed. Okay? So, deferred means hindi pasado, hindi rin magsak. And kapag deferred, i-retake mo yung subject kung saan ka lower than 60. Ang take, isang beses lang at kailangan 80% score ang makuha mo doon sa subject na yon, and ang completion niya ay within 2 years. Okay. So, yun lang. Meron kasing nagsabi, may nag-comment, okay, hindi naman daw mahalaga, no, kung ano ba yung laman ng RA 1131, hindi din mahalaga kung mababago na yung exam sa 2022. Basta, mag-review lang daw mabuti. Okay? Magbasa ng mabuti. Well, tama naman siya. Lahat naman kasi tayo, hindi nagdi-deal pare-pareho sa paghahanda ng board exam. Okay? So, may mga student or mga reviewees na okay, review lang sila ng review. Okay? So, nagpo-focus sila doon sa mga subjects. Pero, may mga iilang reviewees, criminology reviewees, na curious, oh, so kung paano ba yung rating, ano kaya yung mga subject na madadagdag, ano kaya yung mga scope, okay? So, karamihan yung mga ganong naghahanap ng ganitong video is mga nagsiself-review, okay? Usually kasi kapag nasa review center ka, nadi-discuss na nila sa inyo yung mga ganitong changes. Pero dun sa mga nagsiself-review, syempre, magre-rely lang sila doon sa social media and dun sa mga update. Okay? So,
So, yun lang. Thank you very much for listening. And to God be the glory. Sana pumasa kayo and review mabuti.